Sala mo po sa inyo. Father, bali po, kapag namatay po ba ang mga hayop, ito po may espiritu rin po ba? Lahat ng nabubuhay may espiritu. Lahat ng mga nabubuhay may espiritu. Kasi ang nagbibigay ng buhay, espiritu, kapitulo sa is, at sa center quest ng buwan. Ang espiritu ka, ang kasi po may nakausap po akong isang pastor dati nung nandun po ako sa World of Light sa youth ng Laguna. Ngayon ang sabi daw po niya sa akin, lahat daw po ng buhay sa mundo ay may spirit of kaniwa. Kaya nga po, nagbigyan po ako pagkakataon na magkaroon sa iyo. Lahat na may buhay, may spirit, pero hindi lahat may kaniwa. Salamat po at naliwanagan din po ako. Ngayon ang kaiwahan po ng hayop kahit sila ay may spirit. Yung spirit nila, espiritu lang ng buhay. Pag namatay sila o pinatay mo, parang manok. Pag yung manok ay pinatay mo, wala na yun. Pero ang kaibahan ng tao, yung espiritu mo, pag namatay ka, pupuhayin muli. Ang pupuhayin kasi ng Diyos na magpuli, tao dati. Ang hayop ay hindi. Kaya yung mga saksi ni Jehovah, mali eh. Ang drawing ng mga saksi ni Jehovah, mamanahin daw ng mga lingkod na lupa, ito raw sila mamumuhay magpuli. May mga liyon din, mga ahuna, may tigre din, mababait na. Kalokohan, ang hayop, hindi na mumuhay magpuli. Sa langit, walang hayop. Kasi ang hayop, kaya nila lang ng Diyos, ang hayop may dahilan. Babasahin natin. Kapitulo 9 ng aklat ng Ginesis. O dito na lang po nasa puno ng Ginesis kapitulo 1 ang talata ay 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinti na nasa ibabaw ng balag ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinti. Sa inyo'y magiging pagkain. Yan. Sa panahon ni Adan, lahat ng halaman, kung napansin mo dyan, ipakasali yung mga hayop, di ba? Kasi wala, sa panahon ni Adan, wala pa namang nagkakamay ng hayop. Ang pagkain nila, sa original po kasi, ang pagkain ng tao, utas. Yan. Ibigay ko yung kanya niyo ang bawat panel na nagkakabinig, na nasa pabawat punong kahoy na may bunga, magiging inyong pagkain. Tuloy. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa ipapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may bungay, ay binigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkain. Noong panahon ni Adan, ang pagkain lang ng tao, tas, pero yun ang yung mga pananim, pagkain naman yun ng mga hayop. Pero, nung lumaw na, dumami na ang tao, sumamak, lilipot ng Diyos nung panahon ni Noe. Ano na ang batas na ibinigay? After na nalipot, naligtas na ang ayawalo. Nung pagbabago ng lahi, eto na ang batas. Rebibuno ng aklat ng Ginesis. At dinaspasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpaalaanakin at magpakarami at inyong kalata ng lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasabawang hayop sa lupa at sa bawat ibon sa ipapawid, lahat ng kumukusat sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay binibigay sa inyong kamay. Lahat na kasama na ngayon ng hayop, isda, binibigay ng lahat sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Pag-ibig pananim na, ibinibigay ko na sa inyo.
Titingnan ko ng sulit ang iyong dugo. Ang dugo ng iyong mga buhay sa kamay ng bawat ganit ay hiningan ko ng sulit. At sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao, ay hiningan ko ng sulit ang buhay ng tao. Pwede nyo na mainit halaman, mahayo, huwag nyo lang mapainit. Kaya sa pagdaan ng araw, lahat ng hayo, ipinamamain na ng Diyos sa tao. Kaya, sa pagdaan ng panahon, pwede mo na mainit, hindi naman mainit ka ng hayo, talagang nilalang ang hayo para mainit ng tao. Pero ang tao, mamatay man tayo, bubuhayin ka ulit para makita pa sa harap ng Diyos at patwarpaan naman yung sisig. Hindi ako na. Isa lang ka ba? Wala na po, brother. Salamat po.